Hey yo! Welcome to Basketball Talk. Just because here in Basketball Talk, 24-hour basketball. Like, share, and please subscribe. Mga idol, kahapon inihayag natin sa NBA ang mga NBA players na nagbigay ng tulong sa mga masasagasaan empleyado ng NBA dahil sa walang sweldo dahil sa pesteng COVID-19 na yan. Ngayon naman sa Pilipinas, sa PBA naman ay iisa-isahin natin kung sino ang mga individual na nagpahatid ng tulong sa PBA. At sino nga ba sila? Tara, ito po ay ating alamin. But before that, please like and share the video. At kung bago ka pa lang sa Basketball Talk ay welcome at please subscribe para sa mga future video natin ay hindi mo malagpasan. Pakibisita na rin ang video section para sa mga latest na balita natin. Paalala lang mga idol, ito ay mga balitang nababalita sa social media at yung iba ay wala po dito dahil alam naman natin may mga tumutulong po na hindi na nila ipinapaalam sa ibang tao. Inumpisan nga po ni Jeffrey Carriazo, head coach ng Alaska Milkmen, ang pangangalap ng pondo na umabot sa halagang 100,000 pesos para po ito sa mga masasagasaan ng COVID-19. Ito yung mga PBA personnel na malamang sa malamang ay walang monthly salary katulad ng parking o operation personnel, mga entertainment personnel o mas kilala sa tawag na blue boys, mga gatekeepers, table official, maging ang mga statistician ay makakatanggap din ng ayuda, hindi lang kasama mga idol ang mga fans kagaya ko, sayang. Gaya nga na sinabi ko kanina, nagsimula sa 100,000 pesos mula sa team governor na si Mr. Dicky Batchman at kay Coach Carriazo. Nag-donate si Carriazo ng 25,000 pesos at tinapatan naman ito ni Cliff Hodge ng Meralco at sumagot naman si Chris Ross ng SMB. Nagbigay din ng 20,000 pesos. Hindi naman nagpahuli si CJ Perez ng Colombian Jeep dahil 25,000 ang ipinahatid niyang tulong. Mabilis nga kumalat ang balita sa Twitter post ni Coach Carriazo kung kaya marami ang nagbigay ng tulong. Kung matatandaan ninyo mga idol, dati na isang 11 years old na batang babae na taga Balasan, Iloilo ang nag-viral sa social media at natulungan ni Coach Jeffrey Carriazo ng Alaska matapos niyang bigyan ng sapatos dahil nananakbo sa isang school tournament ang batang babae nang walang sariling sapatos. Ito ay binalutan lamang ng tape. Sa ibang balita naman, inireport ng Spin.ph ang isang kilalang pahayagan sa Pilipinas na ang guard ng San Miguel Beermen na si Terence Romeo ay magbibigay ng tulong at ibibigay niya ang kanyang isang buwang sahod. Mga idol, isang buwang sahod. Ang alam ko, 420 o 450,000 ang sahod nito sa isang buwan. Ibibigay niya ang kanyang isang buwang sahod sa 5 hospital sa Maynila para makabili ng food at mga supply sa hospital. Isa lamang itong patunay na kahit magkakalaban sa PBA sa ganitong panahon at pagkakataon ay walang magkakalaban. Yon mga idol, ang mabilis na balita tungkol sa pagtutulungan na sa PBA dahil sa pesteng COVID-19 na yan. Anong inyong masasabi? Please leave a comment down below and please don't forget to subscribe. This is your channel. Once again, thank you for stopping by Basketball Talk. Bye-bye.